Impounding areas ng LTFRB handa na para sa mga mauhuling mga jeep simula bukas na hindi nakapagpa-consolidate ng prangkisa. Foreign nationals na nasa detention facility ng Bureau of Immigration siksikan na. Rehabilitasyon sa pasilidad, plano na ng ahensya. Ang gusto lamang patunayan dito ay kung nagkaroon ba talaga ng wiretapping. Chinese Embassy iimbitahan sa imbestigasyon ng Senado sa susunod na linggo kaugnay ng umano'y posibleng wiretapping sa isang military official. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Nagsimula ng maglayag ang atin ito coalition para sa kanilang ikalawang civilian mission sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Bandang alas 8 ng umaga nang umalis ang grupo sa Zambales kasama ang nasa 100 bangka sakay ang mga volunteer, international observers at mamamahayag. Mga alas 10 ng umaga nang makapasok ang mga ito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas kung saan agad silang naglagay ng mga marker o boya. Samantala, nag-deploy ng karagdagang 2 barko ngayong araw ang Philippine Coast Guard upang i-monitor ang kaligtasan ng mga kasama sa civilian mission sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ito ay ang BRP Panglao at BRP Boracay. Sinabi ni PCG spokesperson Rear Admiral Armand Balilo, ang 2 24-meter patrol boats ay mabilis at may mahusay na maneuverability. Una nang i-deploy ng PCG ang 44-meter vessel na BRP Bagakay at isang aircraft sa lugar. Ayon kay atin ito co-convener at Akbayan Party List Rafaela David, pangunahing layunin ng misyon ang magsagawa ng payapa at nagkakaisang paglalayag sa EZZ ng Pilipinas at muling ipagbigay alam sa lahat na sa atin ang West Philippine Sea. Gayun din ang pagbibigay ng supply sa mga Pilipinong mangingisda sa lugar. Iimbestigahan sa Senado ang umano'y wiretapping ng Chinese Embassy sa isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Ngunit paglilinaw ng isang mambabatas, hindi umano ito pagkilala o pag-amin na nagkaroon nga ng usapan ang China at isang military official ugnay ng umano'y new model sa Ayungin Shoal. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Ang gusto lamang patunayan dito ay kung nagkaroon ba talaga ng wiretapping. Magsasagawa ng pagdinig ang Senate Committee on National Defense kaugnay ng posibleng paglabag sa anti-wiretapping law ng Chinese Embassy. Kasunod nito ng inihaing resolusyon ni Senator Francis Tolentino na layong imbestigahan ang issue upang mahintunaan niya ang kanyang tinawag na desperate tactics ng embahada ng China upang magpakalat ng maling impormasyon laban sa mga opisyal ng Pilipinas. Nagbanta kamakailan ng China na ilalabas ang audio recording ng umano'y usapan sa pagitan ng isang Chinese diplomat at ni AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos kaugnay ng umano'y new model sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Planong imbitahan ng Chinese Embassy officials pero aminado sa Senator Tolentino na kung hindi dadalo ang mga kinatawan ng embahada, hindi sila maaring pilitin ng Senado. Dapat umaten sila para patunayan na in good faith sila. Para wala silang patunayan na wala silang inililihim na sa kanila na yon. Sakaling mapatunayang totoo na nagkaroon ng wiretapping, maaari anyang pauwiin ang ambassador ng China sa Pilipinas at mga tauhan ng embahada at konsulado ng China sa Ilocos Norte, Davao at Cebu. Pwedeng i-declare na persona non grata. Pag persona non grata, pauwiin. Number two, it can lead to the Department of Foreign Affairs calling for the reduction in size of the personnel of the embassy. Wala pang tugon ng Chinese Embassy kung dadalo si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian sa pagdinig. Paglilinaw ni Senator Tolentino, ang pag-iimbestiga sa umano'y wiretapping ay hindi pagkilala sa umano'y new model sa Ayungin Shoal. Wala itong acknowledgement na nagkaroon nga talaga ng pag-uusap na mayroong new model. Because that's extraneous. Ang tinutukoy natin dito, was there indeed a wiretapping?
Para kay Senator Tolentino, sakaling mapatunayang totoo na may nangyaring wiretapping, dapat humingi ng tawad ng China sa Pilipinas, i-waive ang diplomatic immunity ng Chinese officials at harapin ang parusa sa illegal na gawain. Nang matanong kung iimbitahan din si Vice Admiral Carlos, I think he's on leave out of respect to, he's also a good friend of ours, so siguro he will have to seek approval from higher authorities. Bahala na si Chairman Jinggoy. Samantala, inatasan na rin ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla ang National Bureau of Investigation na magsagawa ng malalimang investigasyon sa posibleng illegal aktibidad at paglabag sa batas ng diplomats. Punto ng kalihim, hindi dapat gamitin sa pansariling interes ang diplomatic immunity at hindi anya panangga ang naturang pribilehyo mula sa ngipin ng batas. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na ikinagulat ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang pag-asampa ng kasong cyber libel laban sa kanya ni former Senator Antonio Trillanes IV. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Roque na pinatunayan lamang ni Trillanes na siya ay kalaban ng malayang pagpapahayag o freedom of expression. Iginiit din ito na nagresulta lamang ng pagkawala sa atin ng Scarborough Show ang pakipag-usap ng dating senador sa China. Binigyan diin pa ni Roque na ang pagsampa ng kaso sa kaniya ni Trillanes ay isa lamang desperadong hakbang upang kunin ang atensyon ng publiko para sa umano'y planong pagtakbo sa eleksyon. Inihahanda na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang patong-patong na kasong ihahain laban sa nireid na ilegal na ospital sa Pasay City na hinihinalang sangkot sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ito ang balita ni Joe Anano. So marami ho tayong kasong isasamba dito para tuluyan na pong may pasara ang ospital na ito. Nakikipag-ugnayan na ang legal team ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Department of Justice hinggil sa mga kasong isasampa laban sa ospital na nahuling illegal na nag-ooperate sa Macapagal, Pasay City. Ayon kay PAOK spokesperson Dr. Winston John Casio, patong-patong na kaso ang posibleng ihain ng pamahalaan ng Pilipinas laban sa mga may-ari ng naturang ospital. Labis na nakababahala para sa PAOK ang natuklasang operasyon nito kung saan sinasabing ginagamot ang mga nagkakasakit na POGO workers. Kinailangan namin pong imbestigahan ito sapagkat kami ay mayroong pangamba na yung mga POGO workers na nagkakasakit o di kaya yung mga nababaril, mga kinikidnap, kinotorture sa mga POGOs ay hindi pumunta sa mga legal na ospital kundi pumunta sa mga ospital na tulad nito. Lubos pong nakakabahala ang ganito mga sitwasyon. Nahuli sa isinagawang raid ang dalawang Vietnamese national at isang Chinese national na doktor na pawang mga walang lisensya. Dagdag pa rito ang ilang nurses at pharmacists. Ayon sa PAOK, maaaring maharap sa paglabag sa Philippine Hospital Act ang naturang ospital dahil sa pag-ooperate ng walang permit. Gayun din ang kawalan ng lisensya na mag-prescribe ng mga gamot. Hinihinala rin na walang kaukulang permit ang mga medical equipment na nadiskubre sa naturang ospital. So napakarami hong paglabag. I'm sure meron din hong paglabag sa mga importation laws natin ang hospital na yan sapagkat maraming mga high-tech na mga medical equipments kaming nakita doon. So maaring titinanin po namin yan sa customs para sa kanilang importation records. Kung wala po silang ganong importation records, ay sila po ay ating kakasuhan din po. May impormasyon na ang PAO kung sino ang may-ari ng ilegal na ospital habang inaalam na rin kung may iba pa itong mga kasabwat. Dagdag pa ng mga otoridad, may ilan pang pasilidad ang kanilang minamanmanan sa ngayon na sinasabing ilegal ring nag-ooperate. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lagpas na sa kapasidad ng detention facility ng Bureau of Immigration ang mga dayuhang nakakulong doon. Kaya plano ng BI na dagdagan o palawakin pa ito kasabay ng pagdami ng kanilang mga nahuhuling foreign nationals. Ito ang balita ni Jed Neresina. It feels like it's getting smaller and smaller every year because the number of arrests that we have is getting bigger and bigger. Siksikang detention facility ang problema ngayon ng Bureau of Immigration.
Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, nasa 100 lang ang capacity ng kasalukuyang facility ng BI, ngunit higit 300 na ang nakadetain ditong foreign nationals sa kasalukuyan, kasama na dito ang mga illegal Chinese workers na naaresto sa Pogo Hub sa Bambantarlac na pinadeport kahapon lang. Kaya isinusulong ng kagawaran ang pagsasaayos sa detention center nila sa Camp Bagong Diwa, Bikutan. Nasa pinal na ring pag-uusap kung saan pansamantalang ilalagay ang mga foreign national habang inaayos ang lugar. Target matapos ang nasabing facility hanggang sa susunod na taon. Ang importante din kasi is make the area livable, maganda at kahit papano decente. Kasi yun din naman ang goal natin. Hindi naman natin gagawing five-star hotel ito. But actually gusto natin livable ito for foreign nationals that are facing deportation charges. Because again, this is not a jail. This is a detention facility for foreign nationals na merong mga deportation. Sa kasalukuyan ay nakikipagtulungan ang Bureau of Immigration sa ibang law enforcement agencies para hindi lahat ng kanilang mahuhuli ay dadalhin sa BI detention facility. We make do with what we have, and what we do is we partner with other local law enforcement agencies if there are joint arrests sa kanila ang physical custody. Sa, like in the case of PAOK, since it's the operation, sa kanila yung physical custody, sa amin yung legal custody, because there's really no space in our facility right now. Nilinaw naman ni BI spokesperson na wala pa silang planong umalis sa Camp Bagong Diwa dahil malaking bagay ang lokasyong ito pagdating sa usapin ng seguridad. Ngunit naghahanap na rin sila ng ibang lugar na maaaring gawing facility. Kanila rin plano na mas paigtingin at dagdagan ang seguridad sa planong rehabilitasyon ng detention facility. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaalam na ng Commission on Elections kung talagang may naging paglabag sa batas sa paghahain ng kandidatura ni Bambantarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, hinihintay pa rin ng komisyon kung mayroong maghahain ng election offense laban sa alkalde. Patuloy naman din po namin tinitignan kung mayroong mga nalabag sa batas, at hinihintay din po namin kung mayroong magsasampa ng kasong election offense, at makakaasa po kayo kung meron man po magpa-file ng verified complaint, ito po ay agad na diringgin ng COMELEC at susulong ang ating tinatawag na preliminary investigation. Na-question ang tunay na citizenship ni Mayor Guo matapos ang isinagawang investigasyon ng Senado kung saan bigo ang alkalde na magbigay ng mga detalye ukol sa kanyang kapanganakan at school records. Pinaghihinala ang asset ng China si Mayor Guo. Nagugat ang issue matapos ang matuklasan sa kanyang nasasakupan sa Bambantarlac ang isang malaking Pogo Hub na illegal na nag-ooperate. Pinababalik na sa Bureau of Treasury ang hindi nagamit na government subsidy ng Philippine Health Insurance Corporation. Sa pagdinig ng House Committee on Health, natuklasang bilyon-bilyon piso ang halaga ng sobrang pondo na state health insurer. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Meron po tayong excess in the amount of, hinahanap ko lang po yung slide, sorry. 173.4 billion, and then dun po sa indirect subsidy, meron pong 38.8 billion. This is for 2023 alone. Ibabalik na ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang hindi nagamit na government subsidy ng state health insurer. Sa isinagawang pagdinig sa Kamara, sinabi ni Health Assistant Secretary Albert Domingo na napagkasunduan ito kamakailan ng PhilHealth Board. Natuklasan ang sobra-sobrang pondo sa pagdinig ng House Committee on Health kaugnay ng mga panukalang amyendahan ang Universal Health Care Act o Republic Act No. 11223. Inatasan na rin ng PhilHealth Management na ibalik ang nasa 89.9 billion pesos na halaga ng hindi nagamit na government subsidy. Ayon sa PhilHealth, naisauli na sa Bureau of Treasury ang nasa 20 billion pesos noong Biyernes, May 10. Kwestiyon naman ng mga mambabatas kung bakit hindi maibalik agad ng PhilHealth ng buo ang hindi nagamit na pondo. Most of these funds are in investments, and if we pre-terminate, then we will incur pre-termination fees and penalties, Mr. Chairperson, and
We are also concerned, Mr. Chairperson, on the payment of reimbursements to hospitals. That's why we are maintaining a certain amount of fund to sustain our payment to the hospitals, the health facilities. Bunsod nito, muling naungkat sa pagdinig ng House Committee on Health ang usapin na dapat bawasan ang sinisingil na premium contribution rate ng PhilHealth o kaya naman ay palawigin pa ang benefit packages ng state health insurer. Kayo, PhilHealth, clearly nabibilaukan po kayo sa dami po ng pera na pumapasok sa inyo. Kami rin po dito, nabibilaukan po. Hindi namin po malaman kung anong gagawin. Pero klaro po na kailangan talaga natin i-adjust pababa talaga ang inyong sinisingil. May panukala rin wag nang isali sa kukunan ng PhilHealth contribution ang Overseas Filipino Workers o OFWs. Ang OFWs po natin, if I may reiterate, trillion of pesos, $37.2 billion po ang binibigay sa coffers natin. So we are just saying from the OFW party list and our colleagues na hindi po ba dapat na ibigay naman natin on a bigger scale. Sila po ang the reason why our economy is afloat. Ngunit para po sa aming apila, considerin rin po natin na paano naman po yung mga dependents ng mga OFWs. Samantala, kabilang din sa reformang isinusulong sa Kamara, kaugnay naman ang paglikha ng Catastrophic Health Insurance Program na nakalaan para sa mga senior citizen. Bukod pa ito sa kasalukuyang sponsorship coverage ng pamahalaan. Ang pondo, maaaring kunin sa mas mataas na sin taxes ayon kay Albay Representative Joey Salceda, Chairperson ng House Committee on Ways and Means. There is room for catastrophic health insurance or carving a catastrophic health insurance for senior citizens within the field health system. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mananatiling prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng libreng edukasyon sa mga kabataan. Ayon pa kay Pangulong Marcos, marami pang dapat gawin upang mapataas ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. This administration remains committed to the continuing provision of a free tertiary education in public universities and colleges for qualified students. Patuloy na susuportahan ng pamahalaan ang pagpapatupad ng libreng tertiary education sa lahat ng state colleges at universities sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nananatili ang pagnanais ng administrasyon na matulungan ang mga Pilipinong mag-aaral sa ilalim ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Katunayan ay sa Pangulo ngayong taon, naglaan ang gobyerno ng 134 billion pesos para sa mga SUCs upang mas marami mga estudyante ang makinabang sa libreng edukasyon. Ayon kay Pangulong Marcos, anuman ang inilalaan na pondo ng pamahalaan sa edukasyon ay hindi dapat ituring na gastusin kundi isang pamumuhunan o investment para sa bansa at sa kinabukasan. Binigyan din ng Pangulo ang halaga na mabigyan ng kaukulang edukasyon ang mga estudyante. The battle to win the future is waged in today's schools, where we should arm our young men and women with the right skills to not only survive, but to thrive in a rapidly changing world that does not wait for anyone. Ayon pa kay PBBM, marami pang kailangang gawin upang mas mapabuti ang kalidad ng edukasyon ng mga universidad at kolehiyo. Times Higher Education 2024 Asia University Rankings. Unfortunately, no Philippine university has reached top 100, with the country's top schools either dropping or maintaining their rankings. This just goes to show that much work is still to be done. We must pursue a comprehensive and all-encompassing strategy that will turn this trend around. Kaugnay ng pagbibigay prioridad sa sektor ng edukasyon, inaprubahan ng National Economic and Development Authority Board na pinangungunahan ni Pangulong Marcos ang 30.5 billion pesos para sa Infrastructure for Safer and Resilient Schools o ISRS project ng Department of Education. Layo nito na makumpuni at maitayo ang mga pasilidad ng eskwelahan sa labas ng Metro Manila na nasalanta ng kalamidad. Ipapatupad ang proyekto mula 2025 hanggang 2029 sa mga eskwelahan na nasira
ng iba't ibang kalamidad mula 2019 hanggang 2023. Inaasahang makikinabang sa proyekto ang 1,282 na eskwelahan sa bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ay hatid ng ating global correspondent na si Anne Gonzalez mula sa Vietnam. Magandang araw sa iyo, Anne. Anne, kumusta ang COVID-19 cases sa Vietnam? Marami pa rin ba ang tinatamaan nito dyan ngayon? Magandang araw, Monica. Itong unang bahagi ng taon ay tumaas ang kaso ng coronavirus dito sa Vietnam dahil sa pagpasok ng bagong subvariant JN1. Nasa mahigit 400 kaso ang naitala sa unang dalawang linggo ng Enero across 39 localities. Pero since then at ngayong pagpasok ng tag-init ng panahon ay wala nang naiulat na bagong kaso ng coronavirus, Monica. Alright. Sige, Anne, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Naglabas ng updated guidelines ang Ministry of Health ng Vietnam para sa COVID-19 vaccinations. Nais ng bansa na paigtingin pa ang immunity ng mamamayan, lalo sa mga high-risk group sa gitna ng pag-usbong ng mga bagong variant. Inirekomenda rin ng World Health Organization Vietnam na repasuhin ang priority groups. Hinikayat rin ng ministry ang local health authorities na reviewin ang vaccination rates sa kanilang lugar at tupuyin ang mga natitirang unvaccinated priority groups base sa bagong guidance. Maaari rin silang mag-request ng vaccine supplies sa National Institute of Hygiene and Epidemiology kung kakailanganin. Pinangasiwaan ni North Korean leader Kim Jong-un noong Martes ang isang tactical missile weapon system na bagong ilalagay sa mga missile unit ng hukbo nito. Ayon sa state media KCNA, nagpahayag ng kasiyahan si Kim sa missile system production sa unang bahagi pa lang ng taon. Binigyang diin din nito ang kahalagahan na naisakatuparan ang military production plan na pinaniniwala ang magdadala ng pangbihirang tagumpay sa kahandaan ng militar sa giyera. Ang mga missile launcher na nagawa na ay ilalagay sa Western Fire Strike Units na siyang namamahala sa mahalagang Fire Strike Missions. Nakatakdang i-auction ang gitara ng singer-songwriter na si Eric Clapton na kanyang ginamit sa pagkukompose ng hit ballad na Wonderful Tonight. Tinatayang nasa $500,000 ang halaga ng guide price nito. Ayon sa auctioneer na Bonhams, nabili ni Clapton ang gitara noong 1970s. Ang naturang gitara ay ibinenta ni Clapton sa charitable auction noong 1999. Ipagpapatuloy ng Estados Unidos ang pagpapadala ng lethal weapons sa Israel. Samantala, nilinaw naman ng Biden administration na ang cost ay para sa 2,000 pounds bombs na hindi dapat magamit sa mga syudad. Ito ang balita ni Lynn Perez. We also are clear in our report that it's reasonable to assess that defense articles covered under the National Security Memorandum have been used by Israeli security forces in instances that are inconsistent with its IHL obligations. Nag-abiso na ang Biden administration sa U.S. Congress nitong Martes na itutuloy nitong mahigit sa $1 billion na weapons deal sa Israel. Posibleng kabilang sa arms deal ang mahigit sa 700 million na tank ammunition, 500 million na tactical vehicles at 60 million na mortar rounds. Ang desisyon ni President Biden na ituloy ang pagpapadala ng ilang weapon supply ay kasunod ng pahayag ni U.S. Republican Senator Tom Cotton sa kanyang social media X na pinatawan ng U.S. President ng arms embargo ang Israel dahil sa pagpigil kamakailan ng exportation ng U.S. bombs. Pinabulaan na naman ito ng U.S. State Department at sinabing nananatili ang pulisya nito may karapatan ng Israel na depensahan ng sarili.
Absolutely. Our message continues to be what our message has been for some time, which is that the United States stands with Israel in its effort to defeat Hamas and hold the terrorists accountable for those that were responsible for the October 7th terrorist attacks. But simultaneously, there is a moral and strategic imperative to take every possible step to minimize civilian casualties, steps that we know that the IDF has the tools and the capability to undertake. Nitong Lunes ay piniliwanag ni U.S. National Security Advisor John Sullivan na ang post na inihayag ni Biden ay para sa 2,000-pound bombs dahil hindi ito nararapat na gamitin sa mga densely populated areas gaya ng Rafah. Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At iyan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Anne Gonzalez. Magandang gabi. Muling naaresto ng Quezon City Police District ang isa sa mga sospek sa pamamaril sa photojournalist na si Joshua Obiad at sa pamilya nito. Ang sospek na si Jomari Campillo ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest sa kasong frustrated murder na inissue ng Quezon City Prosecutor's Office. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Yung sinasabing mastermind, according po kay Eduardo po na nauna nang nahuli, na ito daw allegedly ang banggit daw po sa kanya nitong si Juanito Padilla na siyang tumatayong leader po nila, na a certain cup nanad ang nag-utos na napatayin po itong si Ginoong Joshua Abiat po. Hindi na nakapalagpas si Jomari Campillo nang arestuhin ang mga tauhan ng Quezon City Police District sa harap ng Quezon City Hall of Justice kahapon. Si Campillo ang isa sa suspek sa pamamaril sa photojournalist na si Joshua Abiad at pamilya nito noong June 29, 2023 sa Barangay Masambong, Quezon City. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, si Campillo ay mayroong warrant of arrest sa kasong murder at tatlong kaso ng frustrated murder. So yung nangyari po nitong May 14 ay isinerve lamang po yung warrant of arrest na inusyo po ng korte in relation nga po dun sa kaso po ni Ginoong Abiad na inambush po siya nung nakakaang taon po. Si Campillo ang makikita sa CCTV footage na nakasakay sa motorsiklo na agad na bubuntot sa kotse na sinakyan ng gunman matapos ang pamamaril. Ang sinasabi po ay ito pong si Jomari Campillo ay kasama po doon sa mga nag-surveillance po at kasama din po na nagtetail po doon nung mangyari po yung pamamaril. Sa naturang pamamaril, isa ang namatay at apat ang nasugatan. Nauna nang naaresto si Campillo noong July 14 sa isang bus terminal sa Quezon City dahil sa pagbibitbit ng armas, subalit nakapagpiyansa ito. Bukod kay Campillo, naaresto rin ang mga otoridad noong July ng isang taon ang umaril gunman na si Eduardo Legazpi. Ayon po sa revelation nga po nitong si Ginoong Eduardo Legazpi nung siya po ay maaresto nung nakaraang Hulyo 2023, ay may pinapangalanan po silang a certain cup nanad na sinasabing mastermind po dito sa kaso po na ito. Subalit may isa pa po tayong ina-account, particularly po itong isang suspect na nangangalang Juanito Padilla po, na sinasabing siya po yung leader nitong grupo na ito, na siyang nakakaalam kung ng possible identity po nitong si Cap Nanad po. Sinabi ni Colonel Fajardo, nasa anim pang suspect ang hinahanap ng mga otoridad, kabilang ang mastermind na pinangalan ng si alias Cap Nanad, alias Chari, Juanito Padilla, alias Oscar, alias Marlo at alias Jason. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Arestado ang 13 individual sa operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Sur kahapon. Ang operasyon ay may kaugnayan sa inilabas na warrant of arrest ng korte laban kay Musa Ali Alameda alias Commander Paradise sa kasong kidnapping and serious illegal detention.
Gayunman, bigo ang CIDG na maaresto si Paradise. Si Commander Paradise ay dating commander ng MILF. Subalit na italang terorista na may patong sa ulo na 1.2 million pesos. Nagsagawa po ng checkpoint operation po ang pinagsanid na puwersa po ng CIDG, RMFB at ilang pa pong tauhan po ng pulis dyan po sa area po ng Maguindanao at nagresulta po ito. Ang target po ng operation po na ito, for your information, is to serve yung Warrant of Arrest against nga po dito kay Musa Ali Alameda, also known as Commander Paradise. Apat na sasakyan at dumaan po doon. Subalit bago po nila ma-akos po itong si Commander Paradise, he was able to evade pong pagkakahuli po sa kanya dahil kinuha po niya yung isang batang kasama po nila at ginamit po niyang shield at para makatakas. Tapos na ang palugit o pataan ng pamahalaan para sa mga operator at driver na hindi umabot sa itinakdang deadline para sa PUV modernization. Bukas, umpisahan na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang ahensya ang panghuhuli sa mga tradisyonal na jeep na hindi pumasok sa consolidation. Nakahanda na rin ang impounding areas ng LTFRB para sa gagawing operasyon sa mga Colorum vehicle. Ito ang balita ni JP Nunez. Una, matikitan yung driver and suspended yung license niya for 1 year. Yun pong sasakyan naman, pwede naman pong ma-impound na, and then with a penalty of 50,000. Nagtapos na ngayong araw ang 15 days grace period sa mga unconsolidated jeepney mula noong April 30. Kaya simula bukas, manghuhuli na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng mga Colorum na jeep o yung mga hindi umabot sa deadline ng consolidation. Kapag hindi nakasama sa kooperatiba ang prangkisa ng isang jeepney, ituturing itong Colorum vehicle at hindi na pwedeng magsakay ng pasahero. Ayon sa LTFRB, na-issuehan na nila ng show cause order ang nasa higit 1,000 mga operator ng traditional na jeep sa NCR. Kapag napara at wala silang naipakitang dokumento ng pagsali sa kooperatiba o ng sticker ng transport cooperative, mai-impound ang kanilang mga jeepney. Yung iba, they were contesting the program. Yung iba refused to even answer. In all cases, we have already made a resolution that since they did not comply with the industry consolidation required by the government, tanggal na po yung prangkisa nila. Ayon pa kay LTFRB Chairman Chofilo Guadis III, nakahanda na ang mga impounding area ng ahensya at ng Land Transportation Office na pagdadalhan ng mga mai-impound na jeep. Sa May Tarlac, mayroon pong impounding area ang LTO doon. Sa Pampanga, may impounding area pong LTFRB. Either way, pwede ko namin dalhin yun for impoundment. Bukas may nakatakdang pagpupulong ang LTFRB, Land Transportation Office, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Philippine National Police upang pag-usapan ang gagawing operasyon ng panghuhuli. May mga ruta na sa National Capital Region na natukoy ang LTFRB kung saan bumibiyahe ang mga unconsolidated jeepney. Ngunit hindi pa ito inihayag ni Chairman Guadis para hindi mabulilyaso ang kanilang mga operasyon. Ayon sa ahensya, inaasahan nilang pwede ring magkaroon ng tensyon sa panghuhuli sa kalsada kaya sila magsasama ng mga pulis. Sa kabuuan, nasa higit 80% anya ang consolidation rate sa bansa na sapat na para umusad ang Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP sa kabila ng pagtutol ng ilang mga transport group. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Suportado ng Philippine National Police ang binuong Human Rights Special Committee ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo, tutulong ang pambansang pulisya sa hangarin ng UN at civil society organizations sa pagpapahalaga at proteksyon ng karapatang pagtao sa bansa.
Dagdag ni Colonel Fajardo, nakikipagtulungan naman ng PNP sa mga investigasyon sa mga naitatalang human rights violations sa Pilipinas. Yun lamang pong pag-create po nitong Special Committee on Human Rights is an indication kung paano po pinapahalagahan po ng ating Pangulo yung kakapatang pantao po ng bawat Pilipino po. At yung pag-create po na ito ng Special Committee na involved po ang ibang ahensya po ng gobyerno ay magpapatunay po na bukas po ang ating gobyerno para mas lalo pong palakasin yung mga policy at mga mechanism relating to the protection of human rights. At gusto nating burahin po yung mga agam-agam po ng ilang ating mga sektor ng ating society, pati na rin po yung Commission on Human Rights. Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang ang mga non-resident ambassadors designate ng ilang bansa. Kabilang sa mga ito ang kinatawan ng Belarus na si Roman Romanowski at John Busuttil ng Republic of Malta. Kasama rin sa nagpresenta ng kanilang letter of credence si Florence Buerki Aconor of the Republic of Ghana. Gayon din si Atatürk'ü Bayramov ng Turkmenistan. Nagbigay din ng kanilang credentials sa Pangulo ang Ambassador Designate ng Dominican Republic na si Jaime Yorki Francisco Rodriguez at Sandy Annabel Davila mula Nicaragua. Umaasa si PBBM na patuloy na bubuti ang ugnayan ng Pilipinas sa mga bansang ito at hindi magiging hadlang ang layo ng mga naturang bansa sa layunin ito. Dagdag kaalaman po. Ang cute po ng mga panda, no? Kaya lang, hindi ba kayo nagtataka kung bakit hindi kumakain ng karne ang mga panda at puro bamboo lang? Isa po sa dahilan ay deactivated po ang kanilang umami taste receptor gene o yung panlasa po na yon. Hindi po nalalasahan ng mga panda ang savory flavor ng karne. Ito ang dahilan kung bakit puro bamboo lang ang madalas kinakain ng mga panda. Bagamat ang mga panda ay classified bilang carnivores, halos 99% ng kanilang diet ay puro bamboo. At kahit na ang mga panda ay may digestive system na tipikal ng isang carnivore, naka-adapt na ang kanilang katawan upang mag-digest ng bamboo. Kailangan nilang kumain ng malaking bilang ng bamboo hanggang 26 to 84 pounds bawat araw upang makuha ang sapat na nutrients. Kumakain sila ng iba't ibang bahagi ng bamboo, kabilang yung dahon, tangkay at maging yung ugat. Alam nyo rin ba na ang mga giant panda may isang natatanging pseudotomb o pekeng hinlalaki? Isang modified na wrist bone na tumutulong po sa kanila upang hawakan ng mahigpit ang bamboo habang kumakain. Bagamat bumuti ng kanilang kalagayan mula sa endangered status patungong vulnerable, ang mga giant panda ay patuloy na nahaharap po sa mga banta tulad ng habitat loss at mababang birth rate. Dahil sa mga conservation efforts, bumuti ang kanilang populasyon sa wild. Ayan. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawan. Bukas na pala. Oo. Ang unang araw ng panghuli. Ang huli. Yung sa mga hindi pumasok dun sa PUV. Pag-consolidate. Yes. Para dun sa PUV Modernization Program ng Pamahalaan. Pati yung mga colorum, ha? Siyempre. Lalo na. Mahal po ang, ano dyan, mahal ang, tatag ito, pag na-impound, di ba? Oo.
Actually, last day ng April pa talaga yung deadline, pero binigyan sila ng ano ba tawag? Marami ng palugit. Palugit. Binigyan sila ng palugit para hindi agad sila hulihin. Pero bukas, sinabi talaga na huhulihin sila. Hindi ko lang alam kung nasabi sa report, ilan pa sa Metro Manila ang percentage ng hindi nakapag-consult? Ayun, ang hindi natin na ano sa report ni JP. Pero nung mga nakaraan, di ba, ilang thousand din yun, di ba? Yung mga hindi pa nakakapag-consolidate. Ay, hindi pala yung nakapag-consolidate pala sinasabi ko. Marami-rami din. Kasi yung iba nga junk shop ng ano ng diretso ng mga parts ng jeep nila eh. Kinakalas na, di ba? Yung mga parts ng jeeps nila. Kinakatay na. Yun ang word, kinakatay na. Hindi, kinakatay pag gaganon. Malaki pa rin ba yun pag binenta sa mga junk shop? Meron pa rin kasi bakal, solid na bakal yan, di ba? Kumbaga, pwede pa rin gamitin pang puhunan. Pwede naman. Sakali. Mm-hmm. Eh, meron pa rin naman silang makukuha kung sakaling yun ang gagawin din ang option. So, tingnan natin kasi bukas. Kasi gusto kong malaman, gaano karami yung percentage yung hindi nakapag-consolidate? Mm-hmm. Ha? Ha? Ah, pag 20,000, pag kinatay? Pag tinimbang? 40 pesos? Yung isang buong jeep na yun, bahala sila magkatay. Ayun. Ah, isang buo ang bilihan. Mm-hmm. 40,000. Pwede na rin pang start, no, ng anumang negosyo. Pero kasi maraming, yun nga, kung gaano karami na yung naapektuhan, ano kaya yung magiging fallback nila, no? Saan sila kukuha muna ng pangkabuhayan hanggat, yun nga, walang nahahanap o natanggal yung kanilang primary source of. Sa isang banda, nakakalungkot din kasi yung traditional na jeep, diba? Kasi simboliko na ng ano yan, eh. Diba, ng Pilipinas siyang jeep na yan, yung may mga kabayo. Meron ko bang mga kabayo? Wala na iba yan, no? Dati nung bata ko, may mga kabayo yung talaga sa harap, yan. Yung o, nasa harap, harapan, oo. Oh. Ah, ngayon wala na ba? Dati? Wala na, hindi na ganun eh. Ah, oo nga, no. Yun ang nakakamiss nung araw, may mga kabayo. Tapos pagkala sa Cavite ka naman, yung maraming tapes, di ba? Maraming tapes sa unahan ng driver. Ay, hindi nyo naabutan yun. Hindi na. Ano yung tape? Mga patukan yun nung araw, kung tawagin. Kasi yung cassette tape? Oo, mga ganun, nakalagay doon. Patok yun. Mga bahing pasid kaya po rin, ganun din. Patukan din yan ng araw, malalakas ang sound. So yun yung mga mamimiss na natin na mga disenyo ng jeepney dati, ng mga traditional na yan. Kasi yun eh. Ngayon iba na kasi yung pwede, nakatayo na yung mga ano, di ba? Pag pumasok, nakatayo na. Parang safety daw yun ng mga pasahero. Parang boost na maliit, di ba? Yung iba. Tingnan natin bukas kung ano magiging drama bukas sa Kali, kung merong ano, di ba? Oo, yung ano mga nga ba? Best sound bites natin bukas dyan. Tingnan natin kung makukuha na JP. Di ba? Oo, ano ang magiging tugon ng mga grupo? Kuha rin Manibela, Stone, tungkol sa issue. Kasi sabi ng grupong Manibela, talagang biyahe pa rin sila, di ba? Parang ganun eh. Tapos yun pa, ano ba yung mga ruta kung sakali, no? Na kung sakali ma-implemento ng husto at talagang hindi makapagbiyahe yung mga Colorum at yung mga hindi nakapag-consolidate, ano yung maaapektuhan ng mga ruta dito sa Metro? Gaano karami yung mga mananakay na maaapektuhan bukas? Ano kaya yung magiging kumbaga solusyon din naman doon sa mga maaapektuhan? Ng MMDA, ng mga LGU. Hindi rin sa kaiba dyan. Yes. Ano tingnan natin bukas. Natin bukas. Shout out na tayo sa ating mga naging kausi ngayong araw ng Miyerkules. Bilis ng araw. Hige. Ito na po ang ating mga kausi na si Franco Asmulo, si Rex Gakula Santillan, at si Jack Robert. Porto doon dating ah. Gayun din kay Orly Nuestro, Augusto Gaudiel, MMK Maigi Manuel, at salamat muli kay kay Florence. Si Florence, oo. Oo, meron ulit siyang pa-burger. Pa-burger sa atin ngayong araw. Bagamat malayo siya, ramdam namin ang burger. Baka marinig ng asawa ko, hindi po kumain ng burger. Ayan, maraming salamat. May kumain. Hige, salamat po sa inyong pagtutok sa ito ang balita. Samantala, narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Unang Juan 4 at 16 na nagsasabi, at ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos, at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Ang
buwan ang ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.